Yo, what's up mga otits? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. So yun mga tito, ang tagal natin hindi nakapag-vlog dahil nga lagi tayong bunot nga, di ba? Kakapalengke. At syempre, naging busy tayo dito sa pet shop natin mga tito dahil pinasok na naman tayo ng dogs, naubos na naman yung mga isda natin dito at yun, butas na naman as usual yung trap pond natin. Kaya ang ginawa ko mga otis, syempre, pinrioritize ko muna yung isda natin. Nagkarpintero muna tayo dito at yun, kasi if you want to make something happen, first, you have to make it priority. Hindi ko na hinintay tuluyang pang masira yung trapan natin. Bumili agad ako ng bago nilang tirahan kahit ginaji tayo ngayon, kahit gipit na gipit ako. So, ito ay backyard update and upgrade na rin mga tito kasi nag-upgrade na tayo dito kung mapapansin nyo mamaya. So, tara! Simula na natin. Let's go! Nga pala mga otits, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo, meron tayong binibreed dito na isda. Very rare to mga otits, dito nyo lang makikita sa channel ko, kaya yun, wag na kayo mag-skip kasi baka makaligtaan nyo pa. At ngayon mga otits, dumako muna tayo dito sa trapan natin dito sa baba. Tignan natin kung ano na ba talagang nangyari. So tara, ito na siya. Ayan, kung mapapansin nyo mga otits, asensado na tayo at yun, may plastic cover siya kasi kung mapapansin nyo, maliit lang yung space natin. Pagtingin nyo dito, kung mapapansin nyo, yung setup natin dito, konting talikod mo lang, labahan na, ayan. So, naglagay na ako ng plastic cover, sinabay ko na sa pag-ayos natin. Kaya upgrade na talaga yung nangyari dito sa setup natin dito sa labas kasi kadalasan natatalsikan talaga, hindi maiwasan. Musically muna tayo, tanging kamay lang nating maugat ang gagalaw. Bali, apat yan, pero tatlo lang yung nalagay ko kasi kulang pa ako sa space. Yan, isa, dalawa. Tapos, nandun yung isa. Yan, 35 liters yan, kada isang box. Ayan, may presyo po. Dahil nga lagi tayong nabubutasan, mga otits, I learned something na I try to invest kahit mapapamahal ako dito sa mga mega box natin. Eh, okay lang. At least ito, pang matagalan na siya. Tsaka mahirap. Sobrang hirap ng ng pwesto natin ngayon. So, kung tatanungin niyo ako kung paano ko nabili tong mga to kahit ginaji tayo, kahit gipit na gipit tayo sa panahon na to, eh ito yung sagot. Kung mapapansin niyo, wala na diyan si Flower Horny. Yun, nagpapasalamat ako sa kanya sa 2 months naming pagsasama. At siya yung naging savior natin dahil kaya ako nakabili ng mga mega box. Dahil binenta natin si Flower Horny, so siya yung naging savior ng lahat ng isda natin dito. Agapi na lang yung nilagay ko dito. Nakakalungkot man mga tito kasi kung naalala nyo sa mga nasabi kong nakaraang video ko, Flower Horn talaga yung isa sa mga dream fish ko. Pero yun, baka matagal na tayo ulit bago makabili. Dito naman mga tito, nandito yung fry ng Black Dragon Snake Skin natin. Tapos syempre diba nandito yung breeder natin ng mga Blue Velvet. Ayan. Hindi sila masyadong makita ngayon kasi malumot yung tank natin. Hindi ko kasi masyadong nililinis kasi kailangan din yun ng mga hipon natin. So yun mga otits, negative is equals to positive, ika nga. Kasi nabutasan nga tayo ng trapand, nakainan tayo ng maraming isda dito, at nabenta nga natin si Flower Horny para makabili tayo nito. Yun, tinignan ko siya as a positive way na dumami yung lagayan natin at after ECQ, at nakaluwag-luwag tayo, nakapagbanat-banat tayo ng buto mga otits at sana makabili tayo ng panibago nating aalagaan at paparamihin dito sa backyard natin. Dito naman tayo dumako sa cooler natin. Ayan, nakakatuwa lang isipin mga otits kasi yung mga hipo natin dito, ayan o. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano nagkaroon ng white sand dyan. Tapos ito yung ano, 'di ba, yung lagayan natin na galing doon sa trapand. Dito ko na siya nilipat ngayon kaya parang nandito talaga sa well yung mga isda natin dito. Kung mapapansin nyo, hindi lang kita sa camera kasi syempre mabilis din yung mga hipon. Ayun oh, umaano-ano. Palipat-lipat na lang yung mga ayun oh, may hipon doon oh, galing din lumilipat dito. Palipat-lipat na lang sila mga otits. Tapos yun, sobrang lupit nito mga otits kasi ayan. Peng.
Tingnan niyo yung Anubis natin. Boom! Sobrang dami ng dahon, tapos ang lalago pa. Very healthy talaga yung Anubis natin dito. Dito naman sa red na timba natin, nandito yung mga male nga natin na Black Dragon Snake Skin. Yan. Ayun o, kung yung mga nakikita nyo gumagalaw-galaw na yan, kala nila kakain na naman sila. Tapos dito mga otits, nandito yung EBM ko na galing dun sa trapan kong nabutas. Konti na lang to, konti lang yung naisalbo kasi yung iba, nakain din talaga. Ayan o. Yun, halos konti na lang, halos mabibilang mo na, hindi katulad yung nasa trapan mga otits. Talagang ang dami, pero ngayon, wala. Siguro mga 10 na lang yan. Tapos, dito naman, nandito yung Black Dragon Snake Skin ko na breeder. Made in wrap na ulit yan na fry dito. Ang dami na nito, halos buwan-buwan na hata, bumubuga tong babae na to. Yan, pasok tayo dito mga otits. Uy, ano yun? Uy. 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 Oh no! Kailang, kailang. Malabang po. Yang! Hanep, napaka-corny ng joke na yun. Ngayon ko na napagtanto. Tapos dito, siguro mga 6 na fry to ng EBM. Yan, dito sa blue. So yun, dito naman tayo dumako sa aquarium natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung mga kinarpintero natin, mga otits. Ayan. Nalagyan ko na siya ng takip kasi pinapasok nga ng daga. Dito sa 5 gallons natin, isa nalagay natirang albino platinum white. At kung mapapansin niyo yung fern, sa sobrang init ng panahon ngayon, nagdidilaw na siya. Tapos dito may mga maliliit yun na Bloody Mary, kaya lang wala sila ngayon. Nagtatago. Tapos dito tayo dumako. Otits yan, sobrang laki yan. At dito na lang tayo mahugot ngayon ng lakas ng loob dahil sana makarami natin to. Tapos dito naman mga otits, female na Black Dragon Snake Skin. Tapos, yun, may chocolate shrimp. Ayun o, ayun o. Kaya lang naglalabas din sila ng grade S nga na Bloody Mary. Kaya may nakita kayong pula na dumaan. Tapos dito, mga red cherry shrimp yun nandito eh. Tapos mga female din na Black Dragon Snake Skin. Tapos may ginugroom ako dito naman sa kabila na male na Black Dragon Snake Skin. Tapos may mga assassin snail din tayo dyan sa baba. So ayan yung mga beta natin. Ayan, kilala nyo na yan. Hindi na natin yan isa-isahin pa. At kung mapapansin nyo, may plywood dyan at may planggana doon. Dahil pagkatapos nila sila yung third layer tsaka yung trapan natin dun sa baba, sinunod nila to itong second layer natin. So ayan, isang mabilisan lang tayo dun dito sa 5 gallons na to, pati dun sa kabila mga Black Dragon Snake Skin din na babae. Yan, asara ko na mga otits kasi kailangan natin kontrolin yung tumutulo. No! Tapos dito, na-fry din to ng EBM natin. Yung iba dito ko nilagay. Yun, kagabi, okay na yung setup natin. Ready na ako para sana ngayon sa backyard update. Tapos yun na nga, nakita ng aeromat ko na tumutulo. Kaya nilagay niya ng planggana dito. At dito sa second layer natin, kung mapapansin nyo yung tubig, ayan, paubos na siya. Tapos kung natatandaan nyo, may ginugroom ako ditong male na albino platinum white. Wala na siya. Iniwan na ulit tayo. Ayan, ganyan na siya. Kung ano yung kinayos-ayos niyan, ganyan na siya kagulo ngayon. Baka may nagrambulan dito ng mga dogs. Hindi na tayo kailangan mag-drop name kasi baka gumante ulit. So, ayan mga otits. Pinaganda ko lang yung mga beta tank natin. Ayan. Tapos papakita ko na rin sa inyo yung binibreed ko. Very rare na isda. Ayan. At dahil dyan, may gusto sa ating sabihin si Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Dito naman tayo sa third layer natin. At ito yung sinasabi ko sa inyo na pang-apat na mega box. Hindi ko pa alam kung saan natin nilalagay. Wala pa tayong space na paglalagay na ito. So yon, game 1, 2, 3. Yan! Wala na siyang laman mga otits kasi nga binutas din to ng daga. Ito yung naging pilat ng pagbutas ng daga sa third layer natin na yun. Boom, inaanay na.
Tapos dito naman, ito na lang yung beta natin dito. Yan. Nabawasan ng dalawa kasi kung matatandaan nyo, may ka-partner tong detail na to. Binenta ko siya kasi kailangan natin ng ano, pambayad dun sa angkas. Siyempre may additional trans po yung mega box natin. Kaya yan, binenta natin yung mga pwedeng may out natin dito. Yung blue velvet natin, ayan, ito na lang yung natira. Pero yung iba nagtatago pa naman dun sa mga batuan dun. Pero yung iba talaga hindi ko na nakita kasi nga, di ba may lupa tayong nilagay doon. Sobrang gulo talaga na nangyari doon sa setup natin doon sa mga hipon natin sa third layer. At kahit pinatining ko na yung lupa, eh wala na akong nakitang gumagalaw na hipon. Siguro namatay na rin kasi yung may mga taitain na rin akong nakita ng daga doon sa setup natin. Kahit nabutasan ulit tayo ng trapan natin, eh babangon tayo ulit mga otits. Kasi you only fail when you stop trying. Kung hindi natin itatry bumangon ulit, tiyak, hindi mapapasa kamay natin yung success. Puro failure lang yung mangyayari. Failure lang ng failure. Kailangan natin gumawa ng way para bumangon ulit. Tapos yan, dito sa kabilang 2.5 gallons natin, nandito yung Black Mosco natin, si Kaupai Tech N. Kaya ngayong isip yung mga otits, ang naging motto ko ay, just do it, nothing is impossible. Biruin nyo kahit ang hirap ng transportasyon ngayon, at syempre crisis ngayon mga otits, eh, kulang tayo sa ganito. Although kinailangan nga natin mag-sacrifice kasi nabenta natin yung iba sa mga isda natin. Eh kailangan natin mag-isip mabuti, kailangan natin isipin yung ikabubuti ng mas nakakarami. Pinasaykal lang natin mabuti yung mga nabili nating bagong tirahan ng isda natin at sana sa mga susunod nating upload eh makita nyo nang may lumalangoy na isda na dun sa mga mega box. Kung anumang nangyari, maniwala ka lang sa sarili mo, siguradong kakayanin mo yan at yun. Kung saan ka masaya at kung ano yung passion mo talaga, syempre, sundin mo kung ano mang nasa puso mo, sabi nga ng sex bomb. At yun na nga, sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo sa susunod na journey. Happy fish keeping! Fish!